Mga kapuso, inamin ni megastar Sharon Cuneta na dumaan siya sa tinatawag na midlife crisis. Hinaharap daw niya ngayon ang anya ay pinakamababang punto ng kanyang buhay. Ano ba yung midlife crisis na yan? Paano natin matutulungan ang mga dumaranas niyan? Narito ang pagtutok ni Claire Delphine. Marami ang nagulat sa post ni Sharon Cuneta sa Facebook na nagsusorry sa kanyang fans. Pakiramdam daw kasi ng megastar, nabigo niya ang mga tagahanga dahil sa kanyang timbang. Aminado siyang napabayaan ang kanyang sarili nang siya'y maging 40 years old. Sabi ni megastar, dumaan daw siya sa midlife crisis at nagagalit daw siya sa sarili dahil napabayaan niya ang kanyang itsura. Anya, ito na ang pinakamababang punto sa kanyang buhay at career, pero nananatili raw siyang panatag sa Diyos at nagpasalamat din sa fans. Ayon sa isang psychologist, nangyayari ang midlife crisis sa mga tao pagsapit ng edad 40 at dumadaan sa ilang transition sa buhay, tulad halimbawa ng menopause, pagkamatay ng mga magulang, pagkawala ng trabaho, di umuusad na career at pag-alis ng mga anak para magkaroon ng sariling buhay. Ang midlife crisis, tumatagal daw ng 3 hanggang 5 taon para sa mga babae, 5 hanggang 10 taon naman para sa mga lalaki. Karaniwan daw kasi tinatago ng mga lalaki ang nararamdaman, kaya mas tumatagal. Pero mapalalaki man o mapababae, mas madali raw tamaan ng midlife crisis ang mga celebrity. Pero sa aspeto ng support system, sa aspeto ng how people perceive them versus the real them, hindi siya match. That makes it hard for a celebrity to ask help. Ang mga taong may midlife crisis, kadalasang hindi nakakatulog at walang ganang kumain. Mahalaga raw na agad silang mapakinggan at masuportahan dahil ang crisis na ito maaaring matuloy sa clinical depression. Sa mga dumadanas nito, mahalagang maghinga ng nararamdaman sa inyong mga kaibigan o pamilya. Mas makabubuti rin na magkonsulta sa mga eksperto. Makatutulong din daw na sa halip na problema ang isipin, bilangin ang mga pagpapalang dumarating sa iyo. Claire Delphine, Nakatutok 24 Horas.